sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Biyaya at kapayapaan na galing sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo ay sumagana po sa bawat isa po sa atin. Bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay minsan pang magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay, Diyos na ating tagapagligtas. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoong Jesus. Puri na yung dakila at banal na pangalan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Hallelujah! Sa patuloy na katapatan ninyo, kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah! You deserve all the glory and praise. Sa inyo lamang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati, Panginoong Jesus. Hallelujah! Tayo po'y minsan pang umawit sa ating Panginoon. Walang ibang nagmahal sa amin ng tulad. Praise you, Jesus. Hallelujah! Thank you, Jesus. Walang ibang nagmahal sa amin ng tulad mo. Ang pag-ibig mo'y wakas at pinagbabago. Pinatunayan nyo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa inyo ay natamo dahil sa iyong tanging pagmamahal. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Banal mo pangalan, aking ito.
Maraming salamat po aming Ama. Hallelujah. Sa umaga pong ito, patuloy po namin dalangin. Patnubayan niyo po kami sa pag-aaral po namin ng mga salita. Katotohanan lamang nagmumula sa inyo. Ang siyang patuloy na maihayag sa bawat isa po sa amin. Kayo lamang ang siyang mabigyan ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati sa mga sandali ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. Sa inyo lamang pang papuri, pasasalamat, pagluwalhati. Sa pangalan po na aming Panginoong Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Isang mapagpalang umaga po uli sa bawat isa. Narito po tayo ngayon sa Door of Faith Church, District 9, Lagro. Sa pangunguna po ng Pastor Luis Bailon. At maraming salamat po sa ating dakilang Diyos sa pribilehyo na makapagbahagi po sa inyo ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Roma. Ikadalawang kabanata, talata 25 hanggang 29. Romans chapter 2 verse 25 hanggang 29 po. Basahin ko po sa ASNB version. Sabi po dito, nagtitiwala kayo na kayo ang mga taong pinili ng Diyos dahil kayo tuli. May halaga lang ang pagiging tuli kung sinusunod ninyo ang kautusan. Pero nilalabag naman ninyo ang kautusan para na rin kayong mga hindi tuli. At kung sinusunod naman ng isang hindi tuli ang kautusan, ituturing siya ng Diyos na para na rin tuli. Kahit na tayo ay mga Hudyo at tuli, papatunayan ng mga hindi Hudyo na dapat kayong parusahan. Sapagkat kahit na hindi sila tuli at wala sa kanila ang kautusan, sinusunod naman nila ito, samantalang kayong mga may hawak ng kautusan ay lumalabag dito. Ang pagka-Hudyo ng isang tao ay hindi dahil sa Hudyo ang kanyang mga magulang at tuli siya sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ang puso sa pamagitan ng Espiritu at hindi dahil tuli siya ayon sa utusan. Ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Salamat po sa salita po ng ating Panginoon. Ngayong umaga nga po ay pinamagatan po natin ang ating tatalakayin na being a Jew inwardly o pagiging isang Hudyo sa ating loob o tayo po ay isang Hudyo sa ating kaloob-looban. Doon po sa ating nabasa, nakita po natin doon yung kahalagahan po ng pagtutuli sa mga Hudyo. At alam naman po natin na ang mga Hudyo, ito po ay yung mga lahi na mula po sa lahi ni Abraham, bayan na pinili ng Diyos, lahing pinagmulan ng ating tagapagligtas. At yun nga po, bilang mga Israelita, napakalaking usapin po sa kanila ang pagiging isang tuli at hindi isang tuli. Sabi po dun sa Roma chapter 9 verse 4 to 5, sabi po dyan, bilang mga Roma chapter 9 verse 4 to 5, bilang mga Israelita, itinuturing sila ng Diyos na kanyang mga anak, ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan, gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Ibinigay sa kanila ang kautusan, tinuruan sila ng tunay na pagsamba, maraming ipinangako ang Diyos sa kanila, ang kanilang mga ninuno'y mga pinili ng Diyos, at nagmula sa kanila ang lahi ni Kristo na sila'y maging tao, ang Diyos, nang siya'y maging tao, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat purihin magpakailanman. Yan po yung isa sa mga pinagmamalaki po o isang pinanghahawakan po ng mga Hudyo dahil sila po ay isang mga Israelita, itinuring na mga anak ng Diyos, piniling bayan ng Diyos, at sa kanila po ipinagkaloob po yung kautusan. At tayo naman po bilang mga hindi Hudyo, tayo po ay hindi nagmula sa lahi ni Abraham, walang kaugnayan sa Diyos dahil tayo po ay hindi mga tuli at hindi kabilang sa mamamayan ng Israel at hindi sakop ng kasunduan. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 11 hanggang 12, alalahanin niyo ang kalalagayan ninyo noon bilang mga hindi Hudyo.
Ipinanganak kayong hindi mga Hudyo at sinasabi ng mga Hudyo na wala kayong kaugnayan sa Diyos dahil sa hindi kayo katulad nila na mga tuli. Pero ang pagkakatuling ito ay salaman lang, alalahanin nyo rin na noon na hindi nyo pa kilala si Kristo, hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel at hindi sakop ng mga kasunduan ng Diyos na batay sa mga pangako niya. Namumuhay kayo sa mundong ito ng walang pag-asa at walang Diyos. Yun po ang katatayuan po natin sa harap po ng ating Panginoon bilang mga hindi Hudyo. At yun po yung makikita po natin doon. Ang pagtutuli po, lalo na po sa mga Hudyo, ay isang napakalaking usapin. Bakit po? Dahil ito po ay tanda ng pangako ng Diyos kay Abraham at sa salinlahi nito. At ito rin po ay tanda ng pagiging sakop o bayan po ng Diyos. Sabi po sa Genesis chapter 17 verse 9 to 14. Sabi po diyan, sinabi pa niya kay Abraham, ingatan mo ang kasunduan natin ito at ganoon din dapat. At ganoon din dapat ang gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. At tungkol sa kasunduan ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo mula ngayon hanggang sa susunod pang henerasyon. Ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin pagkasapit ng ikawalong araw mula ng isilang ito. Tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga taga-ibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas. Ang sinumang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli ay huwag ninyong ituturing na kababayan dahil binabaliwala niya ang kasunduan ko. Ayan po, makikita po natin dyan na sinabi po ng ating Panginoon na kapag hindi po na ituli ang isang Hudyo, ay ituturing pong hindi kababayan o hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Sabi po sa aklat po ng Roma chapter 2 verse 25, ito po sa kapitulo na ating pong binasa. Sabi po doon, nagtitiwala kayo na kayo ang mga taong pinili ng Diyos dahil kayo'y tuli. May halaga lang ang pagiging tuli kung sinusunod ninyo ang kautusan, pero kung nilalabag naman ninyo ang kautusan para na rin kayong hindi mga tuli. Ayan po, makikita po natin dyan na yung mga Hudyo po, itinuturing po nilang pinili po sila ng Diyos dahil po sila ay tuli physically. Pero sabi po dyan, meron po sa kanila na lumalabag naman po sa kautusan. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, para na rin po silang hindi mga tuli sa pamamagitan po ng hindi pagsunod sa kautusan. Meron din pong dumating sa tagpo sa Acts chapter 15 verse 1 na kung saan sinabi po doon na may mga taong galing sa Judea na pumunta sa Antioch at nagturo sa mga kapatid doon na sila mga hindi Hudyo ay hindi maliligtas kung hindi sila magpapatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moises. Naging batayan po yung pagtutuli o pagiging tuli sa kaligtasan na makakamit po ng mga Hudyo o mga sasampalataya po sa ating Panginoon. Naging malaking usapin po yan ng mga iglesia, ng mga panahon po yan. Sabi po doon, hindi maliligtas kung hindi magpapatuli ayon sa kaugaliang itinuturo ni Moises. May mga ilang natuturo po na kailangan pong magpatuli pa rin kahit na po sumampalataya po sa ating Panginoon. Ano po yung aspeto po na makikita po natin dyan? Ito po yung issue po ng legalism o claiming righteousness in God's sight by works o sa pamagitan ng ng mabubuting gawa. Sabi po dyan sa Romans chapter 2 verse 17 hanggang 25, sinasabi ninyo na mga Hudyo kayo, nagtitiwala kayo sa kautusan at ipinagmamalaki ang inyong kaugnayan sa Diyos. Iyon po ang mga Hudyo. Alam ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos at alam din ninyo kung ano ang dapat gawin. Dahil itinuturo ito sa inyo sa kautusan. Ipinapalagay ninyong tagaakay kayo ng mga bulag sa katotohanan, ilaw sa mga taong nasa kadiliman at tagapagturo sa mga kulang ng pangunawa at mga bata pa sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ganito nga ang palagay ninyo sa inyong sarili. Dahil naniniwala kayo sa pamagitan ng kautusan, ay nakamit na ninyo ang lahat ng kaalaman at katotohanan. Tinuturuan ninyo ang iba, pero bakit hindi ninyo maturuan ang inyong sarili? Nangangaral kayong huwag magnakaw, pero kayo mismo ay nagnanakaw. Sinasabi ninyong huwag mangalunya,
pero kayo mismo ay nangangalunya. Kinasusuklaman ninyo ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba ng mga Hindi-Hudyo, pero ninanakawan naman ninyo ang kanilang mga templo. Nagmamalaki kayo na nasa inyo ang kautusan ng Diyos, pero ginagawa ninyong kahiya-hiya ang Diyos dahil sa paglabag ninyo sa kautusan. Sinasabi ng kasulatan, dahil sa inyo nilalapastangan ng mga Hindi-Hudyo ang pangalan ng Diyos. Natitiwala kayo na kayo mga taong pinili ng Diyos dahil kayo tuli. May halaga lang ang pagiging tuli kung sinusunod ninyo ang kautusan, pero kung nilalabag naman ninyo ang kautusan, para na rin kayong mga hindi tuli. Iyan po, nakikita po natin dyan na sinasabi po ng mga Hudyo na sila po ay tuli at ipinagmamalaki po nila dahil nasa kanila po ang kasunduan. Pero sabi po dyan, di ba po, sabi sa Roma chapter 3 verse 10 to 12, gaya nga na sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos, wala kahit isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisikap na makilala siya, ang lahat ay tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Na lahat po nung ginawa po ng mga Hudyo na po iyon na sa pagsusumikap nila na mapatunayan na sila'y matuwid, na sila'y ligtas, ay wala pong kabuluhan kung hiwalay po sa ating Panginoong. Isasabi, dahil po walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakasunod sa kautusan, tanging ang Panginoong Hesus lamang po ang nakasunod sa kautusan o sa inuutos po ng ating dakilang Diyos Ama na nasa langit. Kaya po, we must live by faith in Jesus Christ alone. Sabi po sa Roma chapter 1 verse 17, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. At ito'y sa pamagitan lang ng pananampalataya, ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. Sabi din po sa Galatia chapter 3 verse 11, malinaw na walang taong ituturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil sinasabi sa kasulatan, ang taong itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya ay mabubuhay. At yun po, makikita po natin doon na kailangan po natin mamuhay sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Bakit po? Dahil ang Panginoong Hesus lamang ang tanging nakasunod sa kautusan o sa lahat po ng ipinagkaloob na utos ng ating Diyos Ama. Through Him, through Jesus, we are forgiven. Through Jesus, we are saved. Through Him, we are justified. Through Him, we became righteous. And through Jesus Christ, we obtained citizenship in Israel or became a Jew in heart. Ang tunay na Hudyo o yung pagiging Hudyo inwardly ay ang mga taong nabago o natuli ang puso sa pamamagitan ng Espiritu. Doon po sa ating nabasa sa Roma chapter 2 verse 29. Di ba po, ang sabi po doon, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ang puso sa pamamagitan ng Espiritu at hindi dahil tuli siya ayon sa kautusan. Ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Ang sabi po doon, ang tunay na tuli ay ang mga may binagong puso po. At sabi po dyan, may binagong puso sa pamagitan po ng Espiritu na unti-unting bumabago po sa atin. Sabi po sa ikalawang Korinto, chapter 3 verse 18, 2 Corinthians chapter 3 verse 18, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu at siyang unting-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Hanggang sa maging katulad po tayo ng ating Panginoong Hesus. Ang pagiging tunay na Hudyo o pagiging tunay na tuli ay sa pamagitan po ng pagpapatunay natin na meron na po tayong binagong buhay o binagong puso. Kung ang mga Hudyo po ay literal na tuli o tinutuli, ngunit lumalabag naman sa kautusan. Di ba po, ang pagtutuli po ay meron pong ilang bahagi ng balat sa pribadong bahagi po ng lalaki na inaalis po. At ganun din po sa atin, sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Yung pagiging tuli po natin sa ating mga puso, meron po tayong mga pag-uugali, pag-iisip, mga katwiran na kailangan po nating alisin. At kailangan po yung pag-iisip na meron ng Panginoong Hesus, yung pag-uugali na meron ng Panginoong Hesus, ang pamumuhay na meron ng Panginoong Hesus, ang buhay po na dapat na maisalarawan sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At yun po yung mga taong itinuturing na totoong Hudyo ng ating dakilang Diyos. At bilang paalala lamang po na hanggang ngayon po, yung kanina pong nabanggit po nating issue, yung legalism po, ay patuloy pa rin pong
nangyayari hanggang sa mga iglesia ngayon. It is a church issue since before, bukod po sa kasalanan, ay yung legalism nga po. Pagtitiwala sa magagawa, sariling gawa, ang kaligtasan o pagiging matuwid ay sa pamagitan ng mga pagsunod o paggawa ng mabuti. Halimbawa po, di ba po sa mga Katoliko, pagkatapos po nilang kumain ng ostya, pag-amen na po sila, yung turing po nila sa kanilang sarili ay malinis na. Napatawad na sa kanilang mga kasalanan, pwede na uli silang makagawa ng kasalanan o back to zero na po uli yung kasalanan nila. Kung kanina, uminom sila ng alak, gumawa ng hindi maganda, tapos kumain sila ng ostya, okay na sila, napatawad na sila. Pero mamaya uulitin po uli. Ganun po yung gawi ng mga Katoliko. Pero sa atin din po, mga Kristiyano, meron din pong aspeto ng legalism po sa atin. Marami po sa atin na panatag sa kaligtasan, assured na kiniklaim na nakakasunod sa kalooban ng Panginoon dahil ginagamit sa ministeryo. Gumaganap sa larangan ng pagpapaawit, pagtugtog, pagganap sa mga Bible study, paghayo. Pero ang usapin po, hindi na nagiging pagpapala sa mga kapatid o mga kamanggagawa o yung mga araw-araw pong nakakasalamuha ng mga lingkod ng Panginoon o ng mga Kristiyano. Maaring gumaganap tayo sa mga gawain, masipag sa mga gawain, pero kamusta tayo kapag wala tayo sa likod ng pulpito? Kamusta ang araw-araw nating pamumuhay? Kamusta tayo sa ating mga kapatid sa pananampalataya o literal na mga kapatid sa mga magulang? Kamusta po tayo sa mga araw-araw po nating pamumuhay? Ipapakita ba natin na mayroon tayong binagong puso? At yun po yung usapin na kailangan po nating patunayan na sa araw-araw po nating pamumuhay, hindi lamang sa pagganap sa likod ng pulpito, sa mga ministeryo, kundi sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, makikita na tayo lingkod po ng ating Panginoon. Ang mga taong nabago ang puso o tuli sa puso sa pamagitan ng Espiritu ay pinupuri ng Diyos o kinalulugdan ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Doon po sa verse 29 na ating nabasa sa Roma chapter 2, sabi po doon, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago ang puso sa pamagitan ng Espiritu at hindi dahil tinuli siya ayon sa kautusan. Ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Amen po. Kaya sabi po dyan, ang ganyang tao ay pinupuri ng Diyos kahit hindi pinupuri ng tao. Na yung mga taong nabago po ang puso o tinuli sa puso sa pamagitan ng Espiritu ay siyang pinupuri daw po ng ating dakilang Diyos o kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Bakit po? Dahil ang taong namumuhay sa pananampalataya ay kinalulugdan po ng ating Panginoon. Sabi po sa Hebreo chapter 11 verse 6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Purihin po ang Panginoon dahil pinagkalooban niya po tayo ng kaloob ng pananampalataya. Tayo po ay nakakilala po sa ating Panginoon at dahil po sa ginawa po ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay itinuring na matuwid. Yung nga pong madalas po nababanggit ang Pastor Luis sa pagtatalakay niya po sa aklat po ng Roma, di ba po, madiina niya pong ipinapahayag na we are justified by faith and the just shall live by faith. Na tayo po mga itinuring ng matuwid, tinuli sa Espiritu, ay kailangan pong mamuhay sangayon po sa ginawa po ng ating Panginoong Jesus na tayo po ay inari ng matuwid, kaya kailangan po natin mamuhay ng matuwid sa harapan po ng ating Panginoon. Sabi po dun, kailangan po natin na be reminded lamang po na ang pananampalatayang walang mabuting gawa ay patay. Ibig sabihin po dahil sa gawa pa rin, hindi po. Ang mabuting gawa na ating pong gagawin ay patunay natin sa ating pananampalataya. Yung gawa, mabubuting gawa na ating gagawin para sa ating Panginoon, ito po yung magiging patunay po natin sa ating pananampalataya. Sabi po sa Santiago chapter 2 verse 22, makikita mo na ang pananampalataya niya may kasamang mabuting gawa na ipakita na tunay ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Ito po ay patukoy po kay Abraham nang minsang nangako ang Diyos sa kanya at pinatunayan niya po ito sa pamuhay niya. Sabi po dyan, makikita po natin ang pananampalataya niya may kasamang mabuting gawa. Sumunod po si Abraham sa lahat po ng iniutos po sa kanya ng ating dakilang Diyos at naipakita na tunay ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting
gawa. Kaya po yun, bagamat hindi tayo literal na mga Hudyo, mga kapatid ko po sa Panginoon, o literal na tuli, tayo po ay tuli sa ating loob at tunay na isang Hudyo kung tayo ay may binagong puso sa pamagitan po ng Espiritu. At ang taong namumuhay ng ganito ay pinupuri po ng ating dakilang Diyos. Kaya po tayo po bilang mga inari ng matuwid, tayo po na tinuri sa pamagitan ng Espiritu, ay patuloy po nating patunayan sa pang-araw-araw po nating pamumuhay na tayo po ay totoong Hudyo sa ating kaloob-looban sa pamagitan po ng ating pamumuhay araw-araw na kalugod-lugod po sa ating dakilang Diyos. Kaya salamat po sa ating Panginoon sa umagang ito bilang panghuli lamang po, bagamat hindi tayo literal na mga Hudyo o literal na tuli sa ating loob, tayo ay isang tunay na Hudyo kung tayo ay may binagong puso sa pamamagitan ng Espiritu. At ang taong namumuhay ng ganito ay pinupuri ng ating dakilang Diyos. Kaya salamat po sa ating Panginoon sa kaloob po ng pananampalataya, sa pag-aaring matuwid at sa pagkakilala po natin sa ating Panginoong Yesus. Lahat ng pribilehiyong ito ay nakamit natin dahil lamang po sa ating Panginoong Yesus. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tayo po'y minsan pang manalangin. Hallelujah! Purihin kayo, Panginoong Yesus. Dakilain na yung dakila at banal na pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah! Sa inyo lamang po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati, aming dakilang Diyos. Maraming salamat sa kaloob ng pananampalataya. Maraming salamat sa kaloob ng pag-aaring matuwid, Panginoon. Maraming salamat sa kapatawaran po ng aming mga kasalanan, Panginoong Yesus. Maraming salamat, Panginoong Yesus. Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pinagpapasalamat din po namin ang mga kapatid po namin sumubaybay sa live na ito, devotion na ito. Kayo po ang patuloy na magpala po sa kanilang buhay at ang lahat po ng kanilang narinig na inyong mga salita ay tulungan niyo po ang bawat isa na maitanim ito sa puso't isipan, Panginoon. At patuloy ito magbubunga, Panginoon, na isang pananampalataya na tunay sa inyo, na may kalakip na mabuting gawa, na patunay po sa aming pananampalataya, Panginoong Yesus. Maraming salamat po, aming dakilang Diyos. Dalangin po namin sa umagang ito, sa bawat isa po sa amin sa umagang ito, bilang mga anak po ninyo, aming Ama, bilang tagasunod po ninyo, aming Panginoong Yesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na palaging maging sensitibo sa lahat po ng aming gagawin, ginagawa, sa araw-araw na aming pamumuhay, na maging pagpapala po ang aming buhay, hindi lamang po sa pagganap sa likod ng pulpito, Panginoon, kundi maging pagpapala, Panginoon, sa mga araw-araw po namin nakakasama, sa trabaho man, sa paaralan man, sa iglesia man, sa bawat araw po na inyong pagkakaloob po sa amin, maging pagpapala po kami at ang buhay po namin ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maisalarawan, Panginoon, ang iyong buhay. Kayo, Panginoong Yesus, sa aming buhay. Kayo lamang, Panginoon, ang siyang maitaas sa araw-araw po naming pamumuhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami maging sensitibo, Panginoon, na hindi po kami umabot sa tagpo na kami po ay magiging isang legalismo o magiging legalism, Panginoon, na ang kaligtasan po namin, ang assurance po na sumusunod kami sa kalooban ninyo ay dahil gumaganap kami sa ministeryo, gumaganap kami sa mga gawain, kundi patuloy niyo po kaming paalalahanan na kailangan po namin ang tunay na tuli, ang tunay na Hudyo ay binago ang puso sa pamamagitan ng Espiritu. At sa araw-araw na pamumuhay po namin ay maipakita po namin ito, Panginoon. Maraming salamat po aming Ama, sa inyo lamang Panginoong Jesus ang lahat ng papuri, pasalamat, pagluwalhati. Pinagpapala po namin ang lahat ng naririto, Panginoon. Pinagpapala din po namin ang tagapanguna ng kabuuan ng iglesyang ito, Pastor Joseph Masaredo at ang buong sambahayan po nila, maging ang buong distrito, from District 1 hanggang District 9, maging yung mga direct churches, Panginoon, ay patuloy po namin pinagpapala, Panginoon Jesus. Ganyan din po, pinagpapala din po namin ang District Supervisor ng District 9, Pastor Luis Bailon, Panginoon. Patuloy niyo po siyang pagpalain, gamitin sa inyong kaharian at patuloy na sumagana ang iyong biyaya, kalakasan, kapayapaan, kapangyarihan sa kanyang buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Maging sa lahat po ng nanonood ng live na ito ay sumagana, Panginoon,
ang kapayapaan at biyaya na nagmumula po sa inyo, O Diyos. Maraming salamat po aming Ama sa inyo po ang lahat ng papuri. Basta salamat pagluwalhati. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri.